So na guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video guys, itutur ko kayo sa aking kwarto dito sa Canada. And sa mga hindi pa nga pala nakakaalam guys, dito ako nakatira ngayon sa mga tita ko, sa mga tita Dory. Shoutout sa inyo, Kari Family. Thank you sa pag-accommodate sa akin dito. Bale guys, dito tayo mag-i-entrance sa gilid ng bahay. Ito guys yung main door nila. Pero since room tour naman to, dito tayo guys sa gilid dadaan. Bale guys, kasi sa basement nila ako nakatira, meron ditong separate entrance sa gilid. Kaya dito na lang natin umpisan. So guys, tara, let's go! So yun guys, papasok na tayo ng basement. Dito tayo galing sa pinto na to. Tapad niya is itong pinto. Papasok sa loob ng living room, yung sa mismong main floor ng bahay. Yan. Dito na guys yung hagdan, papuntang basement. Yan. Dito tayo dadaan. Yan guys, sa bandang kanan, nandito yung isa pang pinto, papunta mismo sa basement. Yan. Bale guys, diretso na tayo dito sa mga gamit ko. Hindi ko napapakita yung buong basement. Itong pinto na to guys, ito yung kwarto ng pinsan ko. Then itong space na to, yan, dyan ako mismo natutulog. Nandyan yung aking kama. And then yung ituturo ko sa inyo. And pakita ko sa inyo din guys, yung lahat ng gamit na meron ako dito. Tara! So yun guys, pasok nga sa pinto. Unang bubukad sa atin is itong dalawang bookshelf dito guys. Bale, hindi lahat sa akin yung gamit na yan. Saan lang dyan is itong mga books dito. Yan. Yung mga books ko dyan. And then, meron ditong hangeran. Yung old guys, nilalagay yung mga long sleeve, sweater jacket, winter jacket, saka itong aking bath towel. And then guys, sa baba niya, andyan yung aking lalagyan ng maruming damit. Yan. Dito naman sa bandang gilid dito, andyan yung bag. Kasi ito naman guys, nga pala. Simula kasi guys nung nag-pandemic, ako na yung nagugupit sa sarili ko sa yung mga kasama ko dito sa bahay. Ginugupit ako na din sila. Kaya meron ako niyang set na mga clipper. Dalawa, meron pa isa dito sa loob nito. And meron tayo dito guys, isang maliit na drawer. Unang drawer guys, nandito yung aking mga medyas. And then, dito sa ilalim, mga brief natin sa mga face mask. Yan. Right. Then sa bandang kanan naman guys, meron pa rin ako dito isang cabinet. Sa taas niya may mga extra akong kumot, bedsheet, saka extra unan. Then yan, pasok na tayo guys sa loob ng aking cabinet. Unang layer guys, yung mga ano ko yan, mga t-shirt. Yan, nandiyan lahat yung mga t-shirt ko. Magkasama na dyan yung pang araw-araw, panlabas, yan, nandiyan lahat. Then, itong pangalawang layer guys, nandito naman yung aking mga sweater and jackets lang din, saka pants. Pasensya na guys, ganyan talaga ako maglagay. Medyo magulo. Then, dito naman guys, mga jacket lang din, saka pants. Yun lang. Then, may drawer din to sa ilalim. Dito naman yung mga shorts. Yan, mga shorts ko nandyan. Yan, ganyan talaga ako guys, maglagay ng mga gamit kahit yung nasa Pilipinas pa lang ako. Medyo magulo. Then dito naman guys, sa pangalawang drawer, mga hindi masyadong ginagamit na jacket, yan. Extra lang, if ever kailangan. Yan. Right. Then guys, tapos na tayo dito sa mga gamit sa labas. Papasok tayo sa mismong kwarto ko. Yan. Bago kayo guys makapasok sa kwarto ko, kailangan side view. Side view kayo papasok. Kasi medyo sikip yung dahan ko. Yan, side view. Ayun guys, pagpasok na natin sa entrance na to, sa bandang kanan niya, nandito yung aking bulletin board. Nandiyan yung aking calendar. Ayun, yung marker dito. Pag nagsusulat ng mga notes, yan, yung mga notes ako dyan. Yan, sa mga notes. Yan, then picture namin na Roxanne. Yan, kaway-kaway naman dyan sa mga team sa Roxanne. Ito nga pala guys yung dalawa kong name tag. Bale, ito una, McDonald's. Bale, 1 month ako dyan nag-part-time guys. And then itong isa, sa Burger King. Bale, 2 months naman ako nag-part-time dito. Yan.
Sinatago ko sila dito, guys. Para remembrance. Yan, yun lang yung laman itong bulletin board. Pag-ilid naman niya, may salamin dito, guys. Yan. Salamin. Then, bandang kaliwa naman, guys. Andiyan na yung aking kama. Kung saan ako natutulog. Yan ang dalawang unan. Isang comforter. Masarap matulog. Tapos, bandang kanan ulit. Ay, bandang kaliwa. Ikot na konti. Andiyan na yung shoots ng ilaw. On, off. Then, ikot ulit tayo, guys. Andiyan na yung ating workstation. Yan, isa-isa natin, guys. Let's go. Mga guys, yung ating workstation. Meron ako dito ng yan, mga bote ng tubig. Tapos, set ng mga ballpen, scissors, sakoy ko nandiyan na din. Tapos meron tayo dito ng isang lamp table. Bali guys, ito nga palang laptop ko. Bali mag 2 months pa lang to sa akin. Kakabili ko lang. Ayan. Ginagamit ko sa online class ko. Ayan natin. Meron din dito akong Bluetooth headset. Ayan. Meron dito din yung aking salamin. Ayan. Nagamit ko kapag nagko-computer ako. Ayan, post-it. Ayan, wallpaper ko nga pala. Sa mga ating Xerox dyan. Ayan. Ayan ang wallpaper ko. Ang aking upuan. Yung kaming friends sa church na naglipat ng office. Sinamigay na nila yung mga lumang table nila and chair. Yan. Ito bali, ito yung nakuha ko. Office chair. Kasi ilalim nito guys, yan. Meron tayong maliit na basurahan. Bandang kaliwa niya ulit. Nandito naman yung mga kung ano nung gamit natin. Ito guys yung lens cleaner ng salamin ko. Yan. Tapos meron din tayo dito yung pagbango. Na 2 years na sa akin. Bigay sa akin ng Tito Bong. Hindi ko naman masyado nagagamit. Kasi hindi naman talaga ako guys talaga mahilig magpabango. Ligo lang. Sapat na. Tapos yan, Jack Daniels na free. Free siya dun sa nabili kong Jack Daniels na 1 liter ata. Hindi ko naman iniinom ko. Display lang dyan. Dalawang deodorant. Bali guys, tawas talaga yung ginagamit ko. Kaso, sobrang mahal ng tawas dito. Bali, yung isang tawas na maliit. Katumbas na ata ng dalawang to dito. Kaya nag-switch na ako sa deodorant. Tapos yan, hand sanitizer. Tapos yan, sana essentials. Itong acne treatment. Kasi guys, simula nung lagi tayo nakamask, medyo dumami ulit yung aking tigawat. Kaya yun, binilan ako nito na Tita Dori. Tapos toner. Yun dito ang foot spray. Yan. May mga ilang cash din dito guys. Coins, cash. Yan. Then meron tayo dito ang Vicks Vick Rub. Kapag sinisipon tayo guys. Then, ito din, yun pala yung luma akong laptop. Nagpalitan ko ng bago. Ito yung luma akong laptop. Ginagamit ko pa din siya minsan kasi yung ibang files ko nandyan pa. Hindi ko pa lahat nalilipat. Yan. And then, sa baba niya guys, meron din isang maliit na drawer dito. Unang drawer guys, is halo-halo lang din ang laman. Yan, nandyan yung bulak. Lang by Jessic. Kailangan natin yan kapag masakit ang ulo. Tapos yan, nandito din yung switch ko. Na hindi ko naman masyado nagagamit guys kasi balak kong pang regalo lang pang switch na to. Ayan, tapos phone case saka mga ilang notebooks. Yan, yun lang guys, yun lang yan ang unang drawer. Tapos ito na ang pangalawang drawer. Ayan, may mga cash din, ilang cash. Tapos may rosary ako dito. Ito din rosary. Binigay ito sa akin ni Kuya Andrew bago ako umalis ng Pilipinas. Ayan, shoutout sa iyo, Box. Salamat dito. Ayan, dyan ko lang siya nilalagay, guys. So, yun. Tataka ko ano pang mga gamit. Yan, clicker. Bluetooth clicker. Ayan, pag-titik ko ng picture. Ayan, yan. So, itong nail cutter, guys. May ako dito ng nail cutter. So, yung pinaka-favorite kong gamit dito, guys. Ang linis ng tenga, yan. Mahilig kasi talaga ako guys maglinis ng tenga gamit to. Yan. Inuwi ko talaga to galing Pilipinas. Sabi ko, baka wala akong mabilan nito dito. Kaya nagdala ako ng isa. So yun. Sa ilang cards. Credit card, Visa card. So yan, yan. Sa mga calling card. Yan, ito dalawang relo. Inuwi ko din ito galing Pilipinas. Itong isang to. Bigay ito ng tita ko, Mami Agnes.
kaso lobat na siya. Hindi na siya gumagana. Kailangan na palitan ng battery. Tapos itong isang to guys, napalalunan ko sa raffle, Christmas raffle, sa company na pinagtrabahuan ko dati sa Pilipinas. Then yan, meron ako ditong mga chocolate bars. Kasi minsan nagugutom ako pag nag-online class. Eh hindi naman ako makaalis sa upuan ko, kaya naglalagay din ako ng mga konting pagkain dito. Tapos ito yung bag na maliit ko, shoulder bag. Tapos yung mga kung anong documents lang nandito guys, hindi ko na ako buksan kasi kalat. So guys, bali yun na. Yun na yung kabuuan ng aking kwarto dito sa Canada. Law of attraction. You never know guys, baka next tour naman natin sa sariling bahay ko na, diba? Yan, abangan yan guys. Ito lang masasabi ko guys, tupadin nyo lang mga pangarap nyo. Keep dreaming, but make sure keep on grinding. So yun guys, I think that's for today's video. Thank you for watching. Comment down below if may mga vlog kayo na gusto ipagawa sa akin. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Bye!